Hello mga siyasat at welcome po sa ating paglalakbay siyasat dito sa Bilya Escudero. Samahan niyo akong siyasatin ang makikita at ang makulay na kultura ng mga Pilipino dito sa asyendang ito. Ito ang ipinagmamalaki na pasyalan ng Quezon. Ako po uli si Jabs at welcome po sa aking channel. Lumilipas ang panahon, kabiyak ng ating gunutan, ang mga punot halaman, bakit kailangan lumisan? Panapanahon ng pagkakataon, may babalik bang kahapon? Ang Bilya Escudero Plantations ay tinatag noong 1872 ni Don Placido Escudero at ng kanyang asawa na si Doña Claudia Marasigan. Ito'y orihinal na isang plantasyon ng tubo at ginawang taniman ng niyog ng kanilang anak na si Don Arsenio Escudero na isang pioneering agriculture industrialist noong 1900s. Itinayo niya ang unang gumaganang hydroelectric plant sa bansa na Labasin Dam upang matustusan ang kanyang natutuyong pananima ng niyog at ang Escudero Plantation House na itinayo nila ng kanyang asawa na si Doña Rosario Adap noong 1929. Ang plantasyon ay binuksan sa publiko noong 1981 upang maging isang tourist attraction na nagpapakita ng buhay at kaganapan sa plantasyon. May pa-welcome drinks pa. Welcome to Hacienda Escudero. Ay, Hacienda Escudero. Bilya Escudero. Mali na naman ako. This is their welcome drinks, guys. Against the light. May po welcome drinks ang Bilya Escudero, guys. Cheers. Museum, house museum, swimming pool, rafting, fishing site, kiddie playground, recreation hall, basketball, tennis. Alright, Casa Consuelo Museum, another house or museum house ng mga Escudero family. Tingnan natin, hello. Kuya, pa-picture naman. Sige. Dito tayo picture, sir.
Ang ganda ng bahay, no? Okay, Casa Consuelo na dating pagmamay-ari ng mga Gomez family. Noong 2011, ito ay binili ng buong buo ng mga pamilya Escudero sa Gomez dun sa Pampanga at inilibat dito. So ngayon, isa na itong bahay-museo ng mga Escudero dito. Nakakamangha yung mga bahay na ganito. So syempre, yung iba rito is 2011 na itinayo. Siguro yung mga kahoy na nasa loob, yun ay mga antique pa, yung mga original parts. So ngayon, under renovation daw to, kaya hindi rin natin mapasok. So hanggang dito. Pero tingnan mo to, yung upuan niya na may salamin. Wow, diba? Ay, feeling niyo. Saka to, yung tao dito. Pero may bahay kang ganito, may garden sa harap, oh. Wow, sobrang ganda. Di ba nakaka-amaze? Not only in Italy, sir. Oo nga. Para kang ano, asindero. Pedro! Ang buko, pakibuksan. Ang ganda. Sarado lang siya, hindi siya mapasok. Pero napakaganda talaga. Yung stairways niyo. Dapat nagdala tayo ng barong Tagalog sa akin. Oo nga, bagay dito. Sorry guys, di mapasok yung ano kasi under restoration daw sabi ng management. Tingnan naman natin sa baba. Picturean kita dito, kuya. Yan. Veranda. Sotea. Ganda ng garden, no? Typical ng mga bahay na isang mayamang bahay. Mayaman talaga, nagmamayari. Dito, may kalesa. Wait. Ayan. So, sarado nga siya. Hindi siya mapapasok at hindi rin natin masilip. Tingnan natin kung masisilip. Wala, sarado. 2011 daw siya itinayo rito. Oh, may kita sila. Day tour lang yun. Ang ganda rito, no, pag bado mo rito, meron siyang Carriedo Fountain. Diba? Ewan ko kung tama ako kung yan yung kahalintulad ng Carriedo Fountain dun sa Manila. Simbahan niya. Sa Bandaron Museum yan, napapasukin naman natin maya maya.
since 1923. Yung building po, 10 years ginawa, 1981 to 1991, ang building, replica po ng San Francisco Church at Ramos Manila. Ayan. Yung wall and ceiling po naman, 6 months po yung tinapos po, hand-painted po yan ni Benny Pagisada Jr., taga-Inis, Cavite.